You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you... Hello kila Romel Mabunga at Danner Macasiano. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Napansin mo rin, parang ang bagal ng paglaki ng iyong chest? Mabagal nga ba o baka talagang hindi lumalaki? Kung sa loob ng 3 buwan na tuloy-tuloy na pagbubuhat at tila walang pagbabago sa iyong chest, maaaring may nagagawa ka na mali o may kulang sa iyong ginagawa. Narito ang 3 dahilan kung bakit maliit pa rin ang iyong chest. Ang protein intake ay isa sa pinakadahilan sa paglaki ng ating muscle. Kapag hindi mo lubos na nauunawaan ang kahalagahan at paraan para sa pagkonsumo ng protina, magkakaroon ka talaga ng problema sa pagpapalaki ng iyong muscle, lalo na ng iyong chest. Yung mga paguhan kasi, madalas sabihan na para lumaki ang katawan, kailangan kumain ng marami. Tama naman. Pero, hindi na binanggit kung ano-ano nga ba ang mga dapat kainin. Alam nyo ba, yung macronutrients o macros, ito ay binubuo ng protein, carbohydrates o carbs, at dietary fats. Napakalaki ng ginagampanan ng macros sa paglaki ng ating muscle, lalong-lalo na ang protein. Ang mga pagkain na mayaman sa protina ay gaya ng itlog, manok, isda, baboy at baka. May makukuha ka rin protina mula sa mga gulay. Pero ayon sa mga pag-aaral, mas mabisa ang protina na mula sa mga hayop kung muscle ang pag-uusapan. Ang mga halimbawa naman ng carbs ay kanin, tinapay, pasta, kamote, patatas at iba pa. Ang dietary fats o fats ay gaya ng avocado, mani, egg yolk at iba pa. E paano mo malalaman na sapat na yung protina na nakukuha mo sa isang araw? Kung gaano karaming protina, ito ay depende sa bawat timbang ng tao. Sa bawat kilo ng iyong timbang, kailangang tapatan mo ito ng 1.6 hanggang 2 grams na protein. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 50 kilos, i-multiply ito sa 1.6 hanggang 2 grams. Lumalabas, kailangan mo ng 80 hanggang 100 grams na protina kada araw. E paano mo naman malalaman yung dami ng protina sa bawat pagkain na kakainin mo? I-search mo lang kay Google. Halimbawa, chicken breast protein content, o di kaya ay tilapia protein content kung ito ang ulam mo. Kaya napakahalaga ng protina sa tuwing ikaw ay kakain. Ibig sabihin, kung kailangan mo ng 80 grams na protina, hahatiin mo ito sa bawat meal mo. Maaaring 30 grams na protina sa agahan, at meron ding 30 grams na sa tanghalian, at 30 grams ulit sa hapunan. Kung nahihirapan ka sa pagluluto o pag-prepare ng ganitong meal, maaari kang mag-take ng whey protein. Pero tandaan nyo, huwag puro whey protein ang inumin dahil mas mahalaga ang mga solid foods. Ito pa yung madalas kong mapansin sa mga taong hindi lumalaki ang chest dahil sa overtraining. Ano ba yung overtraining? Ito yung nasobrahan ka sa pagbubuhat. At alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Ang chest o alinmang muscle group ay dapat i-train o i-workout ng 1 hanggang 2 beses kada linggo. Halimbawa, mag-chest day ka lang tuwing araw ng Lunes at Biyernes. O di kaya ay uulitin mo ang chest day pagkatapos o paglipas ng 3 hanggang 4 na araw. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng muscle recovery ang iyong chest. Ang muscle recovery
ay ang panahong nire-repair yung nasirang muscle tissue mula sa iyong pagbe-bench press. At kapag may sapat na araw na ma-repair ito, malaki ang posibilidad na lalaki ang iyong chest muscle. Kaya naman, hindi inirerekomenda ang araw-arawin mo ang chest day o i-train mo ito ng 3 beses o higit pa sa 1 linggo, sapagkat mawawalan ka ng muscle recovery. Akala kasi ng ilan, kapag dinalasan mo ang pag-workout sa chest, ay mapapadali ang paglaki nito. Hindi, dahil mas lalong babagal o hindi talaga lalaki ito. Isa pa sa mga dahilan ng overtraining ay ang paggawa ng sobrang exercise sa chest. Oo, 2 beses mo nga tinitrain ang iyong chest. Subalit, sa tuwing chest day mo, ay umaabot ka sa 6 o higit pa na exercise para sa chest. Ganon din ang magiging resulta niyan, overtraining. Dahil ang ideal na dami ng exercise para sa chest ay 3 hanggang 4 na exercises lamang. Muli, lahat ng sobra ay masama. Ang paggawa ng tamang form sa bawat exercise ay isang paraan upang mapadali ang paglaki nito. Kaya naman, kahit tama pa yung mga kinakain mo o ang iyong nutrisyon, at hindi ka rin na overtrained, pero hindi mo nagagawa ang proper form sa bench press, cable crossover, at iba pang chest exercise, ay hindi talaga lalaki ang iyong dibdib. Ang isa sa pinaka-common na nagagawa ng ilan ay ang hindi paggawa ng full range of motion o yung mga gumagawa ng half reps gaya dito sa flat barbell bench press. Imbis na isagad ito sa pababang direksyon, ay hanggang kalahati lang yung range of motion ang ginagawa. Ito ay maaaring dahil sobrang bigat ng weights. Kahit mabigat pa yung binubuhat mo, kung hindi mo naman nagagawa yung full range of motion, hindi talaga lalaki ang iyong chest. Sa kabilang banda, kahit hindi kabigatan ang weights na binubuhat mo, kung nagagawa mo yung full range of motion at pagkontrol sa bawat paggalaw nito, ay napakalaki ng tsansa ng paglaki ng iyong chest. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ang porsyento ng pag-stretch o pagbinat ng muscles sa chest kung paglaki ng muscle ang pag-uusapan. At mabibinat lang ng gusto ang chest muscle kapag ginawa mo ang full range of motion dito. Sa ating recap, napakahalaga ng nutrisyon sa pagpapalaki ng ating chest. Tiyakin na sapat ang iyong macros, lalong-lalo na ang protein. Iwasan mo ring sobrang gigil sa pagbubuhat sa pamamagitan ng paggawa ng chest exercise ng madalas kada linggo at paggawa ng sobrang dami ng exercises kada araw dahil mauuwi ito sa overtraining. At upang makatiyak ka talaga na lalaki ang iyong chest sa mabilis na paraan, ay gawin mo yung proper form ng bawat exercise nito. At makatitiyak ka rin o maiiwasan mo rin ang ma-injury kapag nagagawa mo ng tama ang bawat chest workout. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose.